Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng shopinus.com. Easy, secure, happy shopping! Maganda umaga Pilipinas, kayo po ay nakasubaybay pa rin sa Panahon TV. Sa punto po ito, para bigyan tayo ng latest sa ating ulat Panahon, makakapanayan po natin ng live, wala pong iba, kundi si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Maganda umaga Meno, ano po bang update dito sa bagyong bising na ating binantayan nitong mga nakalipas na araw? Magandang umaga rin, Desiree, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Para naman sa ating weather update tungkol sa bagyong sibising, ano? Ito nga ang ating binabantayang bagyong sibising ay ganap na naging isang low pressure area kahapon ng hapon. At sa kasalukuyan, ito'y nasa layong 725 kilometers silangan ng Huban, Sorsogon. Patuloy itong kumikilos na papalayo o papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya sa kasalukuyan ay hindi na ito direktang nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Sir Meno, nabanggit niyo po yung ating binabantayang bagyong bising ay humina na pala sa pagiging ganap na low pressure area na lamang. Kaugnay po niya ni pinatatanong ng Panahon TV follower na si Dan Joshua Apura. Pagkatapos daw po ba nitong bagyong bising, makakaasa daw po ba tayo sa mas maganda ng panahon sa bahagi nitong Mindanao? O para kay Joshua, no, ang Mindanao makakaranas na ng magandang panahon ngayong susunod na mga araw. At inaasahan natin na halos sa buong linggo ay magkakaroon ng magandang panahon itong malaking bahagi ng Mindanao. Ayan Dan Joshua, sa paghina pala nitong bagyong bising sa pagiging isang low pressure area, unti-unti nang bubuti ang panahon sa inyo dyan sa Mindanao. Magpapatuloy yan sa buong linggo. Pero huwag ka maging kampante dahil posible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan o yung mga pagkidlat at paghulog, lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Ito naman, Meno, ano ba inaasahan nating atayan ng panahon batay sa inilabas na 5 AM weather forecast ng Pag-asa? Ay para naman sa magiging lagay natin panahon ngayong araw na to, asahan natin ang mahina hanggang sa katamtama mga pag-ulan dito nga sa rehiyon ng Caraga, gaya na rin dito sa Silangang Kabisayan at sa probinsya ng Palawan. Samantalang dahil malakas pa rin ang epekto ng ating amihan dito sa Hilaga at gitnang Luzon, patuloy pa rin makakalanas ng mahinang mga pag-ulan dito naman sa rehiyon ng Cagayan Valley. Samantalang dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan pa rin natin yung posibleng pagkakaroon naman ng mga pulupulong mahinang pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy na makakaranas ng maaliwalas na panahon, subalit posible pa rin yung pagkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Ayan, nalaman nga natin na sa ngayon, yung hanging amihan na lamang yung nagdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi nitong Luzon. Pero dito po sa para sa natitirang bahagi nitong ating bansa, inaasahan naman ang pagkakaroon ng pangkalahatang maaliwalas na panahon. Pero katulad nga nung nabanggit ni Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza, ay posible pa rin yung pagkakaroon nito mga tinatawag nating isolated rain showers or thunderstorms. Kaya naman kahit saan man ang iyong destinasyon ngayong araw ng Martes, huwag kalilimutan magdala ng panangga sa mga pag-ulan. Meno, last question na lamang natin. Ano ba yung dapat asahan na sea condition ng ating mga kababayan sa ngayon? Mayroon ba tayong nakataas na gale warning? Dahil sa malakas pa rin ang epekto nga ng ating amihan dito sa Luzon, patuloy tayong may mga takas na gale warning dito nga sa Hilagang Baybayin ng Luzon at dito sa Silangang Baybayin ng Luzon. Yan ay simula dito sa may Batanes area, pababa hanggang dito sa Isabela, sa Quezon, at hanggang makalating tayo ng Bicol Region. Malalaki pa rin ang alon sa nabanggit na mga lugar, kaya patuloy nating pinapaalalahan natin mga mangisda na huwag pumalaot dito sa mga nasabing mga baybayang dagat. At nakapanayan po natin ang live, wala pong iba kundi si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Maraming salamat sa inyong mga ibinahaging kaalaman at mga paalala sa amin ngayong umaga. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang ilang paalala.